Isang magandang balita nga ito mga ka-BM dahil ang laban ng ating Gilas Pilipinas versus South Korea at sa Indonesia ay mukhang matutuloy na at ang maganda pa dito ay magaganap ito sa Pilipinas sa Clark, Pampanga. Sa pinakabagong memorandum ng FIBA ay ang dalawang game ng ating Gilas Pilipinas ay matutuloy sa Clark, Pampanga. Ibinalita na din ito sa spin.ph. Bagaman tuloy na ang mga laban sa Group A dito sa Pilipinas ay hindi pa sigurado kung ang ibang grupo sa FIBA Asia Qualifier ay matutuloy din. Pero ang mahalaga sa grupo ng ating Gilas Pilipinas ay mukhang tuloy na talaga. Mukhang makikita na talaga nating maglaro si Kai Soto kasama ang ating national team. Makikita na rin natin ang tapatan nina Ricardo Ratliff at ni Lester Prosper dahil ang Indonesia pa naman ay gustong-gusto talagang makalaban ang ating Gilas Pilipinas at South Korea. Sa pinakabagong update na ito ng FIBA sa adjustment na kanilang mga ginagawa ay mukhang mababago ang schedule ng laban dahil siyempre may health protocol pa rin ng Pilipinas sa mga dumadating sa ating bansa. Hindi pa clear kung paano at maayos ng samahang basketball ng Pilipinas ang travel restriction sa bansa at palaisipan din kung ano-ano pa ang kanilang gagawin para i-handle ang mga team na papasok sa Clark Bubble. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakondisyon ng ating national team bilang paghahanda sa nalalapit na laban nila. Sa kabila ng maraming aberya sa parating na FIBA Asia Cup qualifier ay namamanage pa rin naman ng team ang kanilang team practice. Ganon din naman ang South Korea at ang Indonesia na halos 3 buwan na nag-eensayo dahil sa may gusto itong patunayan. Speaking of Indonesia, sa sinabi ni Kiefer Avena noong nakaraan na kung saan sinabi nito na hindi pwedeng baliwalain ngayon ang Indonesia dahil sa meron na silang Lester Prosper at Brandon Chawato. Iniisip tuloy ngayon ng ilang analyst sa Indonesia na may takot ang Pilipinas na makalaban ng Indonesia ngayong parating na laban nila. Kaya ganun na lang din talaga ang pagkakonfident ng ilang mga local player ng Indonesia, lalo na ang ilang mga bagong player. Hindi din naman natin sila masisisi dahil kasama talaga ito sa pagpapalakas ng loob dahil malakas na team ang makakalaban nila, ang South Korea at siyempre ang ating Gilas Pilipinas. Sa history ng Indonesian basketball ay hindi pa nila natatalo ang South Korea ng 1 beses sa mga major tournament habang ang ating national team ay tinalo na nila ng 1 beses pero sobrang tagal na nito. Kaya kaabang-abang na talaga ang third window. Ako man bilang isang fan ay sobrang excited na dahil maglalaro ang ating kababayan na si Kai Soto at makakalaban nila ang isang solid na lineup ng South Korea at curious din tayo sa tapatan ng Gilas Pilipinas at Indonesia na mas lumakas na ngayon. Inaabangan din natin siyempre ang tapatan ng South Korea at Indonesia at ang Thailand kung mapasama ay kaabang-abang din dahil gusto nitong bumawi sa Indonesia.